สังหารนังอมโสังหารนังอมโอัตนังอนาอัตนังอิสปิริตุสันตุสุมาอินยูอังปังอินูนAminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami.Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo na kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban.Pakundangan sa pagdalangin ng laging birikin na si Santa Mariang Mahal. Kami nawa ay mahangod sa kapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatian na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Payapa at tahimik ang lahat, nangangalahati na ang gabi. Walang ano-ano'y ang makapangyarihan mong mga salita ay bumaba. Mula sa iyong maharlikang trono sa langit, pumagitna sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gaya ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya'y sagad sa langit, at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sanilika ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang iyong kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento. Ang tubig ay nahawi
at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis sa landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga matapos masdan ng kamangha-manghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang salita ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Siya ay purihin, suubin ng awit ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay Kanyang pinatay. Kaya sa Ehipto, noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito, ang bayang Israel Kanyang inilabas. Malulusog sila't lumabas na dalay mga ginto't pilak. Nagunita ng Diyos ang Kanyang ginawang mahalagang tipan. Ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya ay Kanyang inilabas na lugod nang Kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babae na balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit na malaunan
ay nasabi nitong hukom sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawag ko na ang katarungan na hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo, sa kwento ng Panginoon, may isang hukom. Lagi siyang nilalapitan ng isang babae para humingi ng tulong. Itong hukom, ayaw niyang ipagkaloob ang kahilingan ng babae. Hindi niya pinapansin ang babae. Pinapahirapan niya ang babae sa kanyang paghihingi ng tulong. Ngayon, sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang Diyos. Hindi siya katulad nitong hukom. Kung lalapitan natin ang Diyos para humingi ng tulong, ipagkakaloob kaagad ng Panginoon ang tulong na kinikiling natin. Papansinin tayo ng Panginoon kaagad at ipagkakaloob niya kaagad ang anumang kahilingan natin. Kaya ang payo ng Panginoon, kung mayroon tayong kahilingan o kaya kailangan, laging lumapit sa Panginoon para humingi ng tulong. Ipagkakaloob kaagad ng Diyos ang anumang ating kahilingan. Sabik na sabik ang Diyos na tumulong sa atin. Kaya laging lumapit sa Diyos sa lahat ng ating pangangailangan.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo nang walang sumpay at huwag mawala ng pag-asa sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hiniram na tumatawag sa kanya sa araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katuruang ito ng ating Panginoon. Kaya, lumapit tayo sa Ama, dala ang ating mga kahilingan, ang ating tugon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawalan ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay na mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyan puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Ang mga may sakit, sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ang mga yumao, naway tumanggap na makalangit na gantimpala para sa kanilang mga pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami ay maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Kristo na aming Panginoon. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. Aming inampon, aming buhay.
ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Abang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na ininuwal ni Maria ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming pag-aakin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayon na pinararangalan ang Mahal na Birhen Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birhen na totoong mapalad na iyong pinili na maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo.
Baganya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabukay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian,
alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan
ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sanctify me, body of Christ. Save me, water from the side of Christ. Wash me, passion of Christ. Give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee that I may never leave thy side. Forever, hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may never leave thy saints forever. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na
pakikinabang ang iyong kagandahang loob ay aming kinikiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mo na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kami nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila nawa ay magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kakaroon sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Sumain niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.